Good day na naman po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. At sana po ay lagi po tayong nasa mabubuting kalagayan sa mga panahon po ngayon na may kinakaharap ang ating bansa. So, sa araw ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin mariremedyuhan o maitutroubleshoot pa yung tinatawag nating gearbox ng ating mga washing machine na minsan ay may pag-asa pa pala, na minsan ay simple lang ang trouble, lalo kung nasa malayong lugar tayo at wala kagad tayo mabili. So, bago ang lahat, so, ito muna yung ating belt natin. So, pag medyo nag-i-sliding na, bumabagal na yung ikot or ayaw nang umikot, yung ating hinahatak yung pulley papunta doon sa ating ito yung pinaka gearbox natin. So, ayan. Eh, andito yung motor natin at ito naman pulsator ay nakapatong dito. So, kaya minsan ito bumabagal ng ikot. Hindi lang pala pambelt ang belt ong merong diferensya. Yung pala yung ating gearbox. So, tignan na lang natin kung merong tagas. So, palitan natin itong pinaka rubber gasket natin dito. So, delikado. At baka pasukin ng tubig at siguradong tutuluyan sa ilalim. So, madadamay pati yung motor natin. So, ganun din dito, meron din dito yung rubber na gasket natin. So, ang nagiging problema, yung mismong loob ng gear natin ay napasukan ng tubig, kaya hindi na gumaganda yung ikot niya. So, kung mabubuksan natin, lalong maganda dahil malalagyan natin ng grasa yung loob. So, ayan. Ito naman yung tinatawag nating drain mechanism niya. So, meron to. Kaya kailangan nakahatak. Minsan pag may lamat na dito, dire-diretso yung tubig. Pag nakalusuhan ng mga pera, 25, 50, at mga barya natin, o dumi. So, aangat to, dire-diretso na yung tubig. So, another example po. So, pinapakita ko na lang sa inyo. At yung ating pinaka-filter ay lagi rin nating lilinisin. Dahil pag hindi natin nililinis to, yung dumi na iipon dyan ay kumakapal, kumakalso ngayon dito sa ating mechanism ng drain natin. So, ganun lang ang paglilinis nito. So, angat lang natin to. Tapos, buksan natin to dito. Ayun. At kumuha tayo ng brush o toothbrush na hindi na kailangan. So, hanggang sa matanggal lahat ang dumi. So, every time maglalaba tayo, ugaliin natin, linisin natin itong pinaka-filter. Okay, so, then yung ating veloset nga pala, so, kung tawagin ng iba ay rubber bushing, meron siyang bushing dito. So, kapag hindi na maganda o malambot na to or may crack, makikita mo yung top natin magalaw. So, kung saan-saan pumaparing, lalo na kapag hindi mo na isentro yung labahin. Okay, so, paki-check na rin to. So, ang focus natin ngayon ay bubuksan ko ngayon to. Dahil ito ay medyo matigas. Ayaw siyang magdire-diretso. So, hindi ko na muna siya pupersahin. Lalagyan ko ng langis dun sa loob. At gusto kong mapakita sa inyo, baka meron kayong mga kahawig na ganitong problema, ay makatulong na magkaroon kayo ng idea. So, minsan kasi kapag nawala na yung pinakagrasa niya, doon na magsisimula to na maging maganit umikot. Dahan-dahan lang. So, wala na naman tornilyo. Medyo matigas lang. Ayan. Dahil hindi pa ito nabubuksan. Ayan.
Ayun na. So, medyo natuyuan na siya ng langis. Angat natin to. Ayun. So, yung mga grasa, ayan. So far nakikita ko, wala pa namang basag eh. Baka makuha lang to sa paglagay ng langis dun sa ilalim ng busing para dumiretso dun. Sa tignan natin, baka sakali. Kasi kung hindi ko ito malalagyan ng langis, mahirap pihitin. Baka lalo ko lang mabasag yung mga gear. So, palambutin ko muna ng konti. At ito yung mga washer spacer niya. So, nahulog na rin. Wala ako ngayong grasa, kaya ito, ililipat ko to dito sa gilid na to. So, ayun, medyo gumalaw na siya. Gumanda. Ayun. At kesa babaklasin ko to, baka lalong madisgrasya na dahil malutong na to. So, doon ko na lang lalagyan. Kaya salamat kay Singer, oh. Ayan, baka mabigyan ako ng langis niyan. Ayun. Lagi ko kasing nagagamit to eh. Ito yung pinakamadali kong i-produce. Ayun, umalog na siya. Ayun. Ayun, gumanda na. Ayun. Kaya naging trouble nito, humigpit to dito, yung belt nag-i-sliding na. Akala ko nung una ang trouble lang ay nasa belt. Nung nagpalit ako ng belt, ganun pa rin. Ina-adjust ko yung motor niya, pero hindi ko pa rin makuha. Kaya napilitan akong tanggalin tong gearbox na to. Ayan. Okay, so ibabalik ngayon natin to. Medyo kakayuring ko na to dito. At ililipat yung lahat ng grasa. Pero kung meron tayong spare na grasa, lagyan na lang natin. Pabayaan na natin dyan yung iba pang grasa. Kaya kailangan meron din tayong mga nakaabang na grasa natin. Lalo pag nasa shop tayo. Then hindi tayo makalabas, makabili. Pero marami-rami pa naman daw sa nakikita ko. Ayan. Sa bahala na kayong dumiskarte. Pag nandyan na kayo, makikita nyo na yung mga trouble niyan. Then of course, papatakan ko ng konti ito ng oil. Ganun din dito, malinis pa yung busing nyo. Kung mabigat ang trouble, yung mga gear na to, at meron kang dalawang magkamuka, bahala na kayo magpalit. Ayun. Ah, ang ganda ng ikot niya. Then, lagyan ko dito. Pag medyo marumi, sungkitin nyo lang na ganun. Nang basahan. Linisin. Ikot-ikot siya. Bago natin ito ibalik. Patakan ko dito. Langis. So, tatapat ko ngayon doon sa butas. Ayun. Ikot ko muna. Lapatin ko. Ayos ah. Ayun. Ayun yung lock niya. Pag naipihit ko na siya, ganun.
Then, saka natin ibalik yung tornilyo. Alayin na lang natin dyan. So, dami pa naman nito sa junk shop. Sayang, minsan eh, paplastikin lang. Baka mabili natin na medyo mas mura. Kaysa tatakbo tayo sa labas. Lalo pag nagre-repair tayo sa shop, ang hirap ng palabas-labas. Okay, so, ayun siya. Okay, so, matagumpay na nagawa natin tong ating gearbox. So, at tingin ko ay tatagal pa kasi wala naman siyang alog. Ito naman yung isa. So, diretsuhin na natin, buksan at lagyan ng langis or grasa. So, para makita na natin yung loob nito. Ito, common na common to sa mga washing machine eh. Na ano eh. Kaya madalas natin ito makita. So, ito minsan, no, kung saan-sala ako nangangako, pagka kinakailangan, papalit. Okay, so, wala ng tornilyo. So, tanggalin ko na. Okay, so, tignan maigi yung gasket. Ayan. Kung pag nagbukas kayo, hindi naman siya nagkaroon ng tubig. Okay na okay. Ito yung cover. Ito lang ang mahirap dito. Kahit even ako pag gumagawa, pag nakita ko na na ang basag niya ay nandito sa loob. Diyan sa loob. O yan o yung mga gear na yan. Hanggang dito, ayan. Yung naka-islanting niya na gear. Pag meron lang isang basag niyan, wala na, mag-iba na performance yan. Maingay na. Hanggang sa tuluyang hindi na siya iikot. So, mahirap i-troubleshoot to kasi nakarimatche. Sobrang tiyaga na natin pag ito ay pinalitan pa natin. Maliban na lang, ang karamihan na nagiging trouble na madalas ko ma-encounter, pag yung ginawa ko, isa ay ito ang sira at ito ang buo, kukunin ko to, ililipat ko lang to dun sa kabila. Ayun na lang yung pinaka-remedy na magagawa natin. Okay, so, patakan ko doon ng langis kasi mahirap doon sa loob. So, doon ko ilalagyan. Para medyo gumanda yung ikot niya. Wala pang kaalog-alog eh. Wala pang kauga-uga. Kaya alam kong ano nang doon. Na-stack up lang. Then, of course, yung grasa niyan. May grasa naman. Patakan ko lang ng konti para tumulong lang ulit. May lock tayo dito. Snap ring. Kailangan pag kailangan tanggalin. Ganun lang po. Kaya kanya-kanyang diskarte na. Susubukan nyo na lang yan. Hanggang sa madali nyo. Hindi pa masyadong lumapat. Okay, tama na. Ayun. Kailangan lumapat yun dyan. Hinapin natin yung linya ng tornilyo. Ayun. Okay, so
talagang medyo marumi lang, magkakagrasa tayo. Then siyempre sa pagkakabit, eh, kanya-kanya na tayo yung discarding yan. Pag medyo may hirap, kailangan meron kang katulong, tagahawak. Ibabalibag mo yung kaha. Paalala po, pag medyo bago-bago pa, maglagay tayo ng trapal. Pag gumagawa tayo, minsan nagagalit yung customer natin pag nagagalusan natin yung kanilang bagong-bago pa na washing machine. So, kaya minsan ay nilalatagan ko ng plywood o tolda, trapal, ganyan. Iniingatan ko. Pero minsan kahit anong ingat, meron pa rin gas-gas. Okay, so tignan nyo po ito. Okay na okay ba? So, lalagyan ko na rin ng langis ng konti para pag pumasok yung pulsator, maayos na siya. Okay po, so, sana po ay meron kayong nadampot ulit at kung nagustuhan nyo ay like, share, comments, and subscribe to my channel. Salamat po sa inyong lahat. Good day po. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!